Magandang buhay, mabiyayang buhay, mapagpalang buhay sa ating lahat, mga kapatid, mga kaibigan, mga kababayan at mga ka-ride-on sa ating Panginoong Hesukristo. Lahat kayo dyan mula sa iba't ibang sulok ng Luzon, Visayas at Mindanao, gayon din po sa iba't ibang panig ng daigdig na ito na nilikha at pinagkatiwala ng Diyos sa ating lahat bilang kabuuang mamamayan ng ating Diyos na manglilikha. Kung kanya't narito muli ang abang lingkod ng Diyos, Bishop Lito Tangonan, handang manguna sa ating ride-on ministry, episode 57. Ngayong alas 9 ng umaga, May 25, 2020. Ngayon po ay araw ng Lunes. At tunay nga naman na napakabilis ang araw. Kung kaya, ang Ride On Ministry, Ride On with Jesus Christ, Ride On with His Words, Ride On with the Sound of Praise, Worship, and Prayer. Manalangin po tayo. Almighty and Living God, we thank you very much for this wonderful day that you have given to each one of us throughout the whole world. We thank you, O Lord, for your embracing love and overflowing grace that we indeed continuously receiving and experiencing from you, O God. May we invoke your holy presence into our midst, O Lord, so that as we go on with this very important episode 57 of Ride On Ministry, may we be indeed empowered and be blessed by your word, by the strengthening from you and from one another, and even in our intercessory prayer. May you be with us through the power, inspiration, and anointing of the Holy Spirit. In Jesus' name we pray. Amen at amen sa ating Panginoong Diyos. Ang Ride On Ministry ay nangungumusta sa bawat isa sa atin. Kumusta po ba ang kalagayan ninyo? Sa ngayon, simula kahapon, ano po? At kayo ho ba'y naging masaya nitong nakalipas na buong araw ng Linggo na talagang nakalaan naman sa banal na presensya ng ating Panginoon sa ating pong pagpupuri. At ngayon ay pasimulan ng panibagong buong linggong ito. Ano ho ba yung mga plano ninyo? Ano ho ba yung mga naka-schedule na gagawin ninyo? Eh sana nga po ay iingatan tayo lagi ng ating Panginoon at siya'y magiging kapilas natin sa tuwit-wina, upang sa ganon ay talaga naman na patuloy natin na ating pong nasisilayan at ang pamatnugot at gayon din ang banal na presensya ng Diyos na ito. Kung bakit ang Lunes na ito ay nalipat sa umaga alas 9, dahil po sa kami po'y nakararanas dito na ang paggabi ay may mga sumusulpot na mga kwan, yung mga tinatawag na, ano bang tawag doon? Yung mga gamo-gamo, ano po? At kapag merong ilaw na nakikita, ay doon po tutungo yung mga gamo-gamo na ito. Baka pag mag-live tayo ng gabi, ay dumugon tayo ng gamo-gamo dito. Eh, mabuti naman sana kung ang mga gamo-gamo na yan ay kasama natin na aawit at magpupuri sa ating Panginoong Diyos. At gayon din po as per request also of some brothers and sisters out there na kumari ay gawin din ng umaga yung
yung Monday, para sa ganoon ay hindi malito doon sa schedule. Kaya purihin natin ang Panginoong Diyos, kaya tuloy-tuloy tayo sa ating paglilingkod sa ating Panginoon at ating pusyang purihin at itaas ang banal na pangalan ng ating Panginoon habang atin din habang ang pag-ibig din ng Diyos ay tayo po ay itinataas din. Kaya purihin natin ang Panginoon sa pamagitan ng pag-awit ng awiting ito sa wikang Tagalog, Love Lifted Me. Alam niyo pong awit na ito po? Hanggang sa malago sa pag-ibig ay tunay, kaluluwa ko'y alay sa paglilingkod ay laan kay laan pa man. Itinaas nga ako ng pag-ibig nang wala nang sumagip tinang kilig. Itinaas nga ako ng pag-ibig nang wala nang sumagip tinang kilig. Ang lahat ng ligaling kay Jesus ibig upang tayo'y masagip sa alung mabangis. Siya ang Panginoon sa buhay at layon. Sundin siya buhat ngayon at paampon. Itinaas nga ako ng pag-ibig nang wala nang sumagip tinang kilig. Itinaas nga ako ng pag-ibig
pag-ibig nang wala nang sumagip tinang kilig. Amen sa ating Panginoong Diyos sa napakagandang awit na yan. Love lifted me. At purihin natin ang Diyos sa dakila at di nagmamaliw at walang hanggang pag-ibig ng Diyos. Na kung saan ay anuman ang ating nagiging kalagayan sa araw-araw ay tunay na itinataas tayo ng pag-ibig ng Diyos. Kung kaya't doon sa panghuling istansa, ano po? Bago yung last koro ng pag-awit ay merong sinasabi doon na ang lahat ng ligalig kay Jesus ihibik upang tayo'y masagip sa along mabangis siyang Panginoon sa buhay at layon. Eto na, sundin siya buhat ngayon at paampon. Amen sa ating Panginoong Diyos. Kaya lahat tayo ay magpaampon na sa ating Panginoon. Ano po? Sabagat sa Kanya po tayo ay nakatitiyak. Ang dulot niyang kaligtasan sa bawat isa sa atin at yan ay tumpak. Ang atin pong debosyon sa umagang ito ay karugtong ng ating siniseries na awit 119. Ano po? At noong nakaraang Sabado ay tinalakay po natin yung paghahangad na sundin ang kautusan ni Yahweh. Talatang 129 hanggang 136. Bagaman itong kasunod na mga bersikulo, verses 137 to 144 ay natalakay natin sa mga nakalipas sabagkat parallel yung naging topic natin at gayon din yung talatang 145 to 152 ay natalakay na rin natin dyan. Kung kaya't ay dalawang topics na lang ang natitira. Itong awit 119 ngayon ay ang panawagan upang maligtas. Talatang 153 hanggang 160. At bukas naman ay ang pagtatalaga sa kautusan ni Yahweh. Talatang 161 to 168. At gayon din yung panghuling paksa natin nitong kabuuan ng 119 ng Psalms ay ang dalangin upang tulungan. Verses 169 to 176. Kaya puri po natin ang Panginoong Diyos. At kung meron po kayong mga hawak na mananakasulatan na inyo pong buklatin ang inyong hawak na Biblia at kayo po'y makibahagi sa pagbasa. At kung wala naman po ay pwede po kayong makinig at gunam-gunami ng bawat katitikan ng mga talatang ito. Kaya ito po ang sinasabi. Ang taglay kong paghihirap ay masdan mo at lunasan. Yamang aking sinusunod ang banal mong kautusan. Ako'y iyong ipagtanggol at ako ay palayain.
Yamang iyan ang pangakong binitiwan mo sa akin. Iyang mga masasamay tiyak na di maliligtas. Dahilan sa kautusang hindi nila ginaganap. Ang habag mo, Panginoon, ay wala nang makapantay. Kaya ako ay iligtas ayon sa iyong kapasyahan. Kaya rami ng kaaway ko at mga mapangalipin. Ngunit ang iyong kautusan ay hindi ay patuloy kong susundin. Nagdaramdam akong labis kapag aking namamasdan. Iyong mga taong taksil na laban sa kautusan. Mahal ko iyong aral. Ito'y batid mo, Panginoon. Sang-ayon sa pag-ibig mo'y iligtas mo ako ngayon. Ang buod ng kautusan salig sa katotohanan. Ang lahat ng tuntunin mo'y pawang walang katapusan. Pinagpala tayo ng Diyos sa mga talatang ito na naibasa sa ating kalagitnaan. At sana po ay dumaloy ang katotohanan at gayon din ang mensahe ng Panginoon na siyang magiging salalayan natin hindi lamang sa buong maghapon kundi sa bawat panahong dumaratal sa ating mga buhay. Panawagan upang maligtas. Sino nga ba naman ang ayaw maligtas? Saan? Sa kapahamakan? Sa kahirapan? Sa mga matitinding mga suliranin at problema? Sa karamdaman? At maging sa mga sakuna? At gayon din sa dulot ng global pandemic ka Corona-19? At sino rin ba ang ayaw na maligtas mula sa kasalanan at mula sa temporal na buhay na ito? Nang sa gayon, pagdating ng panahon ng paghuhukom sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo na siyang pangako niya at kahapon ay tinalakay natin ang pag-akyat ni Jesus sa langit. At ang sabi ng dalawang mga lalaki na biglang nagpakita sa mga alagad samantalang sila ay nakatingala sa langit. Bakit kayo ay narito at nakatingala sa langit? Kaya nga po mga kapatid at mga kaibigan, mga kababayan at mga ka-ride on sa ating Panginoon. Ang kaligtasan ay hindi po pwedeng ipagsawalang bahala. At yan ang aking nakikita sa mga sinasabi at patuloy na paglalambing ng lingkod ng Diyos ang salmista sa kanyang Panginoon.
Kayo po ba? Nais nyo rin ba na maligtas? At tatanungin ko rin ang aking sarili, ikaw, nais mo ba rin bang maligtas? Siyempre, lahat tayo ang malutong at tumataginting na katugunan natin ay oo naman. Nais kong maligtas. Pero meron ding mga nagsasabi na mga denominasyon di umano na nagsasabi na sila lang po ang maliligtas. And outside of their denomination, no more salvation. Pero sa atin ay hindi po iyan ang ating paniniwala. Dahil ang paniniwala natin ay ang pagliligtas ng Diyos ay intended for all people, the whole of humanity and the whole of this earthly existence. Kung kaya't ang sinasabi ni Jesus doon sa John 3:16, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him shall not perish but have everlasting life." Underline that words uttered by Jesus Christ. "For God so loved the world, the entirety of humanity, and the whole world." Na kung saan ay binibigyan ng Panginoong Diyos ng pagkakataon na hindi lamang patuloy na laging nakatingala at nakalutang ang pag-iisip at naapektuhan ng mga along mababangis at naapektuhan ng mga iba't ibang uri ng mga unos ng buhay. Ngayon, dito po sa ating teksto, meron ding ganyang konteksto sa panahon ng lingkod ng Diyos na ito na kanyang binabanggit sapagkat maging siya ay naging taglay niya rin ang kalagayan ng kontekstong paghihirap. Marami ho yan. Paghihirap ng iniisip, maraming anxieties. Paghihirap ng ating puso, nagkakaroon tayo ng broken heartedness. At paghihirap sa dalawang bulsa, merong poverty at meron tayong masidhing pangailangang material. At kung ano-anong mga paghihirap na nararanasan ng tao. At ang pag-iusap ng salmistang ito ay sa gitna ng paghihirap ay ang kanyang pakiusap sa Diyos na buhay ay masdan ng Panginoon at pagkalooban ng karampatang kalunasan. At ang kanyang kadahilanan ay yamang kanya ay kanyang sinusunod ng banal na kautusan ni Yahweh.
Dumating ba sa buhay ninyo na nung hindi pa po kayo nakakilala kay Jesus, hindi niya po siya tinanggap bilang personal na Panginoon at tagapagligtas ng inyong buhay, ay napakaraming problema, napakaraming paghihirap, ano pa. Pagkatapos dumating yung talaga naman spiritual experience natin, spiritual reawakening experience, na naranasan natin yung pagiging born again Christian at tayo po ay pinatawad, dilinis at nakatitiyak tayo sa kaligtasan na iniaalay ng Panginoon sa atin. At dumatal yung pagkakataon na nung tayo'y nasa estado na ng pagiging Christian at pagiging mananampalataya sa Panginoon, ay habang dumarating ang panibagong araw at paglipas ng panahon sa buhay natin, at napapansin natin na mas lalong napapansin natin at nakikita natin na tayo dumaranas din ng maraming mga pahirap at maraming mga problema, at sumasagi sa ating isipan na nagkakaroon tayo ng katanungan na akala ko ba kapag tinanggap mo na si Jesus at mananampalataya ka na at Christian, ay wala ka ng problema. Wala ka ng paghihirap na mararanasan. Hindi po. Meron na meron pa rin tayong mararanasan na mga paghihirap at iba't ibang klase at uri ng mga suliranin at mga tinatawag natin mga along mababangis na siyang talaga naman yumuyugyug sa atin, na iba't ibang mga alon, yung mga wave, first wave, second wave, third wave ng along mababangis na sumusubok sa atin. But as we go on to look at all of this in conjunction with the kautusan, salita ng ating Panginoon, ng kanyang kalooban, and with our committed and very close relationship with Jesus Christ, and we indeed appreciate life amidst of this diversified context of life experiencing challenges. Sapagkat lahat ng ito ay meron pong karampatang layunin Diyos upang tayo'y mas lalong tumatag, lalong tumibay, at lalong magiging handa sa anumang darating pa na mas matinding pagsubok ng buhay. Kaya yung sinabi ni Apostle Pablo, 1 Thessalonians chapter 5, 16-18, rejoice always, pray without ceasing, in everything give thanks to the Lord, because it is the will of God. Amen sa ating Panginoong Diyos. Amidst of trials, storms, and tidal waves of life, in the mighty name of Jesus Christ, we can still indeed rejoice and pray without ceasing and give thanks to the Lord. Sabi nga ni Dr. Whitley sa isang maliit na pamphlet
ng pamagat ay maliit na libro. Ang pamagat ay The Seed of Greatness. Matatandaan ko ng kanyang sinabi na problems are just fertilizers of life. Yun daw mga problema ay nagiging organic na pataba, fertilizers ng ating mga buhay upang tayo'y tumibay, tumatag at lumago at anumang darating pa na storm sa buhay natin, makakayanan natin and simultaneously ay nakikita natin, na-experience natin na lalo tayong nagiging blooming. At lalo tayong nagiging mabunga. De ho ba? Ang mga nagiging mabunga at blooming ay yan po ang binabato. Pwede ho bang gumiti tayo lahat? Yung mukhang blooming tayo. Sa buhay natin ay dapat meron tayong laging smile, blooming tayo na sasabihin ng iba na, "O kumare, pare, bakit ang tindi ng problema mo ay nakangiti ka pa rin? Tumatawa ka pa rin at patuloy ka pa rin na sumasamba sa Panginoon, nakikibahagi sa church, and then sasabihin natin sa kanya, dahil sa ating pinakamamahal na Panginoon." Kaya dito ang salmista, ang kanyang pakiusap sa kanyang Diyos ay siya ho ay ipagtanggol ng Panginoon. Hindi lamang ipagtanggol ng Panginoong Diyos, kundi siya ay palayain sa mga paghihirap na ito. Sa kadahilan ng pinanghahawakan niya ng pangakong, ang mga pangakong binitiwan ng Diyos ay siyang salalayan at siyang nagiging sandigan ng kanyang walang patid na relasyon sa kanyang Diyos at sa kanyang walang patid na pagiging totoo sa kanyang pagsunod sa bawat kautusan ng Panginoon. At bagaman ang kanyang himutok ay sinasabi ng salmistang ito na iyang mga masasamay tiyak na di maliligtas. At ang kanyang kadahilanan ay sapagkat ang kautusan ni Yahweh ay hindi nila ginaganap o isinasapamuhay. And praise the Lord! Bagaman meron siyang himutok na ganyan, nandun pa rin ang kanyang patuloy na pagkilala sa kahabagan ng Diyos, ang kahabagang walang makapapantay kahit sinuman. Kaya ang kanyang maigting na pag-iusap ay iligtas siya ni Yahweh. At kung paano siya iligtas ni Yahweh ay ayon pa rin sa kapasyahan ng Diyos na kanyang minamahal, na kanyang pinaglilingkuran, na kanyang kinikilala, na siyang nagbigay ng mga kautusan. Kaya nga ho, nasa gitna ng maraming mga kaaway
at mga mapangalipin na kanyang nararanasan na nagiging banta. Ang kanyang matibay na kanyang pananampalataya sa kanyang Diyos ay yung kanyang patuloy na masugid na pagsunod sa awe. At kaakibat niya ng panawagan upang maligtas ang sinuman mula sa kapahamakan. Alam niyo, ako'y humahanga sa lingkod ng Diyos na ito. Sapagkat napakalapit ang puso niya sa kanyang Diyos. Nakapaglalambing siya. Nakapagrereklamo siya sa Diyos. At hindi siya nahihiyang humiling. Halimbawa na lang yung kanyang sinasabi doon sa verse 158. Nagdaramdam akong labis kapag aking namamasdan yaong mga taong sino? Eto na. Letter T, letter A, letter K, letter S, letter I, and letter L. At kung basahin natin ay taksil. Mga taong taksil na laban sa kautosan, nalulungkot siya, nagdaramdam siya kapag meron siyang nakakakita ng mga taong suwail, taksil at walang pakundangan na kinukot siya at hindi sinasaalang-alang. Ang kautosan ni Yahweh. Sapagkat gayon na lamang ang pagmamahal at pagsinta ng lingkod ng Diyos na ito. Sa bawat aral na kanyang natatanggap mula sa kautusan ni Yahweh. At yan ay batid ng Diyos. At dahil diyan, ang kanyang pakiusap lagi sang-ayon sa pag-ibig mo'y iligtas mo ako ngayon. At ang kanyang matinding affirmation of faith, naniniwala siya na ang pinakabuod ng kautusan ay salig ng katotohanan. At yang katotohanan na yan ang siyang patuloy na magpapalaya sa tao. At ng sangkatauhan at ng buong sanglibutan. Pagkatapos, ang kanyang paninindigan sa lahat ng tuntunin ng kautusan ni Yahweh ay walang katapusan. Amen and praise the Lord. Hallelujah for that. Panawagan upang maligtas. Kumusta ang kalagayan ng ating buhay sa usapin ng kaligtasan? Sinabi ni Jesus doon sa Mateo, Kabanatang 16, talatang 26 hanggang 24 at dito po tayo magtatapos. Itong maliwanag na sinasabi ng ating Panginoon. At meron siyang dalawang katanungan dito. At
Pakinggan natin ito ng matalas. Ano po? Ano nga ang mapapala ng isang makamtan man niya ang buong daigdig kung ang katumbas naman dito ay ang kanyang buhay? Ano ang maibabayad ng tao para mabalik sa kanya ang kanyang buhay? Sapagkat darating ang anak ng tao na taglayang dakilang kapangyarihan ng kanyang ama at kasama ang kanyang mga anghel, sa panahong yaoy gagantihin niya ang bawat tao ayon sa kanyang ginawa. Sinasabi ko sa inyo, may ilan sa inyo rito na hindi mamamatay hanggat hindi nila anak ng tao na pumarito bilang hari. What a pertinent, important questions and profound challenge of the Lord Jesus Christ. Ano nga bang mapapala ng tao, ng isang tao, makamtan man niya ang buong daigdig kung ang katumbas naman nito ay ang kanyang buhay? Kaya napakahalaga. Ligtasan mula sa ating Panginoong Diyos. Kung ang katumbas naman nito ay ang kanyang buhay, ang kabaliktaran ng kaligtasan ay ang kapahamakan. Every moment ng ating buhay, we are always at the brink or at the midst of decision making as to which or of whom do we want to decide. Kung tayo nga ba ay oo at kung tayo nga ba ay yes na yes sa ating Panginoon. Kaya purihin po natin ang Diyos na ito. At sana po ang mga katotohanan na yan ay nagbigay po ng tunay na hamon sa bawat isa. Sapagkat ang sinasabi ng banal na kasulatan, today is the day of salvation. Time is of the essence. God's time and God's space is always available to all of us for us decide kung anong buhay ang ating pipiliin, ang buhay nga ba na kay Jesucristo na ligtas o ang buhay na tinatamasa ang ningning lang daigdig na ito pero ikakahapahamak naman natin. At nais ko pong ibahagi sa inyo itong awit na there's power in the blood. Sana po ay ma-internalize natin yung message nito. Natin ang ating Panginoon. Nais mo bang maibsan ng pasan, makapangyarihan ng dugo,
sa sala ay makalayang tunay, may tanging bisa ang dugong, dugong mahal ng kordero ay makapang yarihan, dugo lamang ni Kristong banal panghugas sa kasalanan. Nais mo ang lubos na tagumpay, makapangyarihan ng dugo sa masasamang pita ng laman, may tanging bisa ang dugo, dugong mahal ng kordero ay makapangyarihan, dugo lamang ni Kristong banal panghugas sa kasalanan. Nais mong kaluluway kuminang makapangyarihan ng dugo lapit sa bukal ng kabuhayan, may tanging bisa ang dugo, dugong mahal ng kordero ay makapangyarihan, dugo lamang ni Kristong banal panghugas sa kasalanan. Nais mo bang maglingkod kay Jesus makapangyarihan ng dugo? Nais mong sa tuwi-tuwin ay mapuspos, may tanging bisa ang dugo, dugong mahal ng kordero ay makapangyarihan, dugo lamang ni Kristong banal panghugas sa kasalanan. Amen sa ating Panginoong Diyos, sapagkat ang banal na dugo ng Panginoon na naibuhos para sa lahat ay para sa ating kaligtasan at gayon din sa paglilinis sa lahat ng ating mga kasalanan. Kaya purihin natin ang ating Panginoong Diyos na buhay, na kung kaya't patuloy ang kanyang pagkilos at pamatnugot sa bawat isa sa atin. Ngayon po ay atit tayo po ay tumungo sa ilang mga bagay na kung saan ay dapat po natin pagukulan ng pansin. Katulad po ng mga pangalan, mga kapatid, na nakarating sa himpilan ng Ride On Ministry, sapagkat sa araw na ito, sila po ay magse-celebrate ng kanilang kaarawan sa buhay at gayon din wedding anniversary. At di man natin matukoy lahat po ng mga pangalan mula sa Luzon, Visayas, Mindanao at gayon din sa iba't ibang mga bansa, kasama na rin sila sa ating pagbati at gayon din sa ating pananalangin. Katulad po ng pagbati ng Reverend Luis Cruz para kay Brother Ellis de la Cruz ng Bethany Methodist Church Hermosa Bataan, ngayon ay birthday niya. At gayon din po ang kapatid na Imelda Tangonan Gamboa Ternora ng ang Iglesia Methodista sa Pilipinas dyan sa Marasat Grande, San Mateo Isabela. At gayon din po ang kapatid na Terdi Ebido Tangonan. At ang kapatid na May Ann Biteng mula sa Solano, Nueva Vizcaya. At ang kapatid na May Balbino mula sa Solano, Nueva Vizcaya. At Balbino. At gayon din po ang kapatid na Rosa May mula sa San Juan, Ilocos Sur. At ang kapatid na Pas Malyari Herpasyon ng Dinalupihan Bataan. At gayon din po ang
kandida tangonan ng Tarlac City at Tarlac, pero siya nakatira dito sa Calaogan City, Metro Manila. At gayon din pong kapatid na Belinda Lansan Oyami Clemente. At gayon din pong kapatid na Daisy Arms Curse na naroon sa Hong Kong. At ang kapatid na Aleli Colliado Bondok na kung saan ay nagtatrabaho doon sa Chongchang Enterprises Manufacturing Company Incorporated somewhere dyan sa bandang Taiwan, ano po? At gayon din po kapatid na Joanna May Barangan Sumera ng San Mateo Isabela, pero nakatira dyan sa Cubao, Quezon City, Metro Manila. At gayon din ang kapatid na Dios Andrade ng City of Calaogan, Metro Manila. Ito po ay kasama sa Amplify. At gayon din po ang kapatid na Rotea Reyes mula sa Malabon Central, United Methodist Church, City of Malabon. At gayon din po ang kapatid na Valiant Job Rafael na ito po ang kasalukuyang presidente ng ang Iglesia Metodista sa Pilipinas, League of Independent Filipino Youth ng West Middle Park. At gayon din po ang kapatid na Rosalinda Yanga Divina dyan sa bandang Acacia City of Malabon, na ito po ay pamangkin ng Lola Biyaya Ramos Kasiguran Domingo. Ano po? At gayon din po ang wedding anniversary ng mag-asawang Reverend Nelson and Diaconal Minister Mayet Sonio ng Liberty Methodist Church Magsaysay Occidental Mindoro. Pero sila ay nakatira dyan sa Santa Lucia sa Blayan Occidental Mindoro. Kaya sila po yung mga pangalan na nakarating po sa atin. At gayon din po ang pagbati ng Reverend Luis Cruz sapagkat birthday rin ni Kailin Pingol ng Bethany Methodist Church dyan sa Hermosa, Bataan. Kaya atin po silang ipanalangin, taas po natin ang ating mga kamay. Dakilang Diyos, aming Ama na makapangyarihan sa lahat, Ikaw ang lumalang ng langit at lupa, nagkakaloob ng buhay, hininga at pagkapala para sa lahat ng tao. At narito, Panginoong Diyos, ang mga pangalan at maging sila na hindi nabanggit na sila po ay nagse-celebrate ng kanilang kaarawan sa buhay sa araw na ito at ang mga iba nagse-celebrate ng kanilang wedding anniversary. Panginoong Diyos, sana po ay inyo pong pagpalain sila at iingatan sa araw-araw at sa tuwi-tuwi na. At patuloy na inyong pagtagumpayin ang kanilang mga buhay, pamilya, at ang kanilang mga pangarap, ginagawa, mga karir at gayon din mga hanap buhay at paglilingkod ay laging nagtatagumpay po sa gitna ng mga pagsubok. At marami pa, O Diyos, na darating na mga kaarawan sa buhay at wedding anniversary sa bawat isa sa kanila, O Diyos, na siksik, liglig at umaapaw na mga biyaya mo na kalakip, O Diyos, ang mainam at malusog na pangangatawan. In the mighty name of Jesus Christ, ito po ang aming panalangin at pagbati sa lahat sa kanila. At lahat ay magsabi ng Amen sa ating Panginoong Diyos. Kaya't sila po ay ating awitan. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you.
Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday sa inyo lahat. Happy wedding anniversary sa inyong lahat. Amen sa ating Panginoong Diyos at enjoy your God-given life to the fullest. Whatever prepared the food, delicacies, merienda, lunch, dinner, and so on and so forth. Just enjoy the bounty of life and blessings of the Lord. Pasensya na lang at di po kami makasama sa inyong pagdiriwang at matikman sanang inyong mga handa, pero masaya na kami na kayo po'y nagbe-birthday. Ang sabi ng isang philosopher ay ganito po at lagi nating alalahanin that age doesn't matter. As long as matter doesn't age. What matter most is life in the Lord Jesus Christ. Amen at amen sa ating Panginoong Diyos. Amen sa Panginoon at gayon din po ay atin pong batiin. Ano po? Ang United Church of Christ in the Philippines ay kahapon ay sila po ay nag-celebrate ng kanilang 72nd anniversary as a Christian denomination. At gayon din po ang Iglesia Unida Ecumenical sa kanilang 25th year anniversary celebration kahapon. Kaya atin pong ipinaparating ang ating ecumenical solidarity for their joyous, meaningful, and historic celebration of the 72nd Church Founding Anniversary of UCCP, the United Church of Christ in the Philippines, and same is true with the 25th Church Founding Anniversary of Iglesia Unida Ecumenical. Kaya isama po natin sila sa ating panalangin sa Diyos at manalangin po tayo. Aming Ama at aming Panginoon na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa biyaya ng celebration 72nd anniversary ng United Church of Christ in the Philippines at gayon din 25th anniversary ng Iglesia Unida Ecumenical. May you continue, O Lord, to bless these two mainline denominations na sila po ay bahagi ng National Council of Churches in the Philippines. May you continue to empower, to bless, anoint, and use them mightily, O God, for their respective ministries and missions and social impact and advocacy to the life and situation of the Philippines and even to the whole world. May you also provide, O God, their respective daily needs and the growth of these two Christian denominations. May you continue to bless, empower, and guide all the leaders, clergy, and lay leaders, Panginoon, and all the jurisdiction, and all the church workers, and church lay leaders, and church members, families, and every local church, and mission church, and every religious institutions that
part of their mission to church and society. In Jesus' name we pray. In the mighty name of Jesus Christ, our Lord and Savior, amen at amen sa ating Panginoong Diyos. At gayon din po, ay nakarating din po sa atin ng prayer request ng kapatid na as of 9:56 evening. Ito po'y kachat ko mula po sa lay minister ng United Methodist Church dyan po sa bandang Santiago City, Isabela. Pero siya po ay nagtatrabaho dyan sa City Hall ng Santiago City. At ito po ang kanyang pangalan, si kapatid na Fe Orea Tagalikod. Ano po? Hindi ho tagaharap, ano po? Tagagilid, kundi tagalikod. Ano po? Ang kanyang pakiusap na panalangin, Bishop, please pray Santiago City, Isabela. One positive COVID at the hospital now. Heal them, O Lord. Di ho ba nabalitaan natin na napagaling ang mga COVID-19 cases dyan sa bandang Santiago at gayon din sa Isabela at tinatawag nga na COVID-free. Pero sa ngayon, ayon dito sa ating kapatid, ay merong isang nagpositibo ng COVID dyan sa isang hospital sa Santiago City na kanyang kahilingan na ito po ay atin pong ipanalangin. Kaya ipanalangin po natin, the mighty name of Jesus Christ, we pray intercede for this particular prayer request of Lay Minister Fe Orea Tagalikod from City of Santiago, Isabela, na kung saan Panginoong Diyos ay meron pong nagpositibo ng COVID sa pagkamutan dyan po sa lungsod na yan. At ang kanya pakiusap, Panginoong Diyos, ay gumaling po ito. Nakatulad din po sa lahat ng mga kahilingan na gumaling ang mga COVID-19 cases. Panginoong Diyos, pagpalain mo siya, touch siya at makarecover totally, gumaling at magkaroon ng good health and wellness. At pagpalain mo rin, Panginoong Diyos, ang kanyang pamilya, ang hospital at gayon din po ang mga tumitingin ng mga medical frontliners. In Jesus' name we pray, amen and amen sa Panginoong Diyos. Amen sa Panginoon. Ako rin po ay natutuwa sa kapatid na ito sapagkat, alam niyo, talaga pala si sinusundan niya yung mga uploaded na videos, BLCT videos. At maging sa aking YouTube channel. At nai-inspire daw siya. At lagi silang nanonood bilang buong pamilya. At nable-bless daw sila. At gayon din, yung isa sa kanyang dalawang anak. Kaya talaga naman na nable-bless daw. Wait, at idol niya raw ako. sa pagkanta, kaya purihin ang Diyos, to God be the glory. Kaya pagpalain ng Diyos itong Orea Tagalikod family. At ang kanya pakiusap ay kung may lagay sa USB yung mga kanta ko sapagkat nakaka-inspire daw. Kaya purihin natin ang Panginoong Diyos. At gayon din po ang prayer request from Reverend Luisa Cruz ng Bethany Methodist Church, yan po sa Hermosa, Bataan. Ano po? Ang kanyang prayer request na nakarating sa atin ay pakisama ang mga pamilya na magiging, na nagiging daluyan ng pagpapala sa mga manggagawa ng Diyos. Yan, amen sa Panginoon. Makinig kayo na lahat ng mga pamilya, lahat ng mga individual na talaga naman na kinakasangkapan ng Diyos na nagiging daluyan ng pagpapala
upang mapaabutan ng pagpapalakas ng pananampalataya, ng damdamin at gayon din at pagpapalakas ng lupang katawan sa mga biyaya na talaga naman na ipinapaabot. Kaya sino man kayo, ano po? Sino man kayo sa iba't ibang sulok ng Pilipinas at gayon din sa iba't ibang sulok ng daigdig na ito, ay lahat po ng mga manggagawa ng Diyos ay sumasaludo po sa inyo at taus-pusong nag-aalay ng pasasalamat po sa inyo at gayon din ng wagas na pagmamahal at pagkilala sa inyong generosity. Kung kanya't kayo po ay nais po namin na ipanalangin na ibalik sa inyo ng Diyos ng siksik, liglig at umaapaw ang mga blessing na inyong pinadadaloy sa mga manggagawa ng Panginoon at marami pang mga pamilya at mga kapatid na magiging daluyan ng blessing ng Panginoon. At sabihin ninyo, Amen sa Panginoon. At sabihin din ninyo ay, I like that. Yan, pag sinabi niyong I like that, ay sumama kayo sa club daluyan ng pagpapala para sa ating mga manggagaw. Not only material matters, pero yung pangumusta, yung panalangin, at pakikidaupang palad sa ganitong mga technology ay talaga naman nagpapalakas. Ano po? Kaya itaas po natin ang ating mga kamay para sa kanila. In the mighty name of Jesus Christ, we pray intercede for this prayer request of Reverend Luis Cruz. Para po sa lahat ng mga pamilya at individual na nagiging daluyan ng pagpapala sa bawat manggagawa sa iba't ibang sulok ng Pilipinas at gayon din sa buong mundo. Maraming maraming salamat po sa kanilang mga buhay at pamilya at patuloy na sila po'y inyong i-bless at pagpalain ng kanilang buhay, ang kanilang mga pamilya at gayon din ang kanilang mga kabuhayan at patuloy na lumalago din ang kanilang pananampalataya at espiritual na buhay at sila po ay palagi mong iingatan and more generous families and individual na talaga naman magiging daluyan sa biyaya ng Panginoon para sa mga manggagawa at gayon din para kahit sa hindi po manggagawa. In the mighty name of Jesus Christ we pray, Amen at Amen sa Panginoon. Palakpakan po natin sila bilang pagpapasalamat natin. Maraming maraming salamat po sa inyo lahat ng mga pamilya at individual na nagmamahal at nagiging daluyan ang pagpapala sa mga manggagawa. Ano po? Mga spiritual frontliners, prayer warriors. And added the prayer request from Reverend Luis Cruz. Ang kanyang kahilingan ay please pray ang patuloy na pagbaba ng COVID patients sa Bataan General Hospital Men Medical Center. God is good all the time. Kaya purihin po natin ang Panginoon. Sabihin natin na kapag sinabi king God is good, sabihin natin all the time. Okay? God is good? All the time. Yes, and all the time. God is good. Yan. Ngayon, sa mga millennial naman, kapag sinabing God is good, ang kanilang sinasabi ay grabe. Ano po? Kapag sinabing grabe, God is good. Kaya, God is good? Grabe! Grabe! God is good. Kaya purihin po natin ang ating Panginoon. Tas muli natin ang ating mga kamay. Panginoong Diyos, maraming maraming salamat po at sa patuloy na pagbaban ng COVID patients dyan sa Bataan General Hospital and Medical Center. Thank you very much for your miraculous acts sa mga sa ospital at gayon din sa mga medical frontliners na yung kinakasangkapan, Panginoong Diyos. At totally, Panginoon, ay gumaling po sana lahat ng mga pasyente ng COVID-19 dyan sa Bataan General Hospital and Medical Center at gayon din sa iba pang mga hospitals, Panginoong Diyos. Thank you very much at to God be the glory. Amen and amen sa Panginoon. Pagpalain ng Panginoong Diyos, palakpakan po natin lahat sila na gumaling. At gayon din po, as of May 25 this year, COVID-19 updates as of 5
early this morning from the CNN Philippines through their source, Department of Health ng Pilipinas, ang total cases ay 14,035, whereas in the global statistics as being reported by Johns Hopkins University, meron pong total cases na 5,375,648 sa buong mundong ito. Kaya isama po natin sila sa panalangin at gayon din lahat ng mga hospitals, facilities, testing centers at gayon din lahat ng mga equipments at gayon din lahat ng mga medical frontliners. Panalangin po natin silang lahat. Sabay-sabay po tayong manalangin. Yes, Lord Jesus Christ, hindi po kami nagsasawa na lumalapit sa iyo araw-araw upang hilingin ang inyong kahabagan at pagmamahal at pagpapagaling sa lahat ng kabuuang COVID-19 cases sa iba't ibang dako ng Pilipinas at gayon din sa iba't ibang dako ng bawat bansa sa buong mundo. Patuloy, O Diyos, nakasangkapanin mo lahat ng mga hospitals, medical frontliners, equipments, at lahat. In the mighty name of Jesus Christ, ito pong aming panalangin. Amen at amen sa Panginoon. At gayon din po, na kung saan ay meron pong total of 868 na kataon na total deaths sa Pilipinas. Whereas in the global statistics ay umabot na po ng 343,721. Di ho ba nararapat lamang na ito ay atin pong ilapit sa paanan ng Panginoon lahat po ng mga bereaved families. Manalangin po tayo ng sabay-sabay. Yes, Lord, yes, Christ, we indeed entrust to you all the bereaved families. For your loving care and protection to each one of them. And also, unto thy hands, O God, we indeed commit every body, soul, and spirit of all those who pass away because of this COVID-19. In the mighty name of Jesus Christ, we pray. Amen and amen sa Panginoong Diyos. Yes, indeed, amen sa Panginoon. And of course, pasalamatan natin ang Diyos sapagkat meron pong total recoveries na umabot na sa 3,249 sa Pilipinas. At sa buong mundo ay umabot na ng 2,149,412. Di ho ba nararapat na atin pong ipagpasalamat sa ating Panginoong Diyos? Kung kayo po isa ngayon sa akin, pagpasalamat po natin sila, sabay-sabay po tayo na manalangin.
Yes, Lord Jesus Christ, tanggapin po ninyo ang aming sama-samang pagpapasalamat at pagpupuri at pagpupugay sa inyo. Dahil po sa 2,149,412 sa buong mundo na napagaling mula sa COVID-19, salamat po sa inyo, O Diyos. Salamat din sa inyo mga kinasangkapan ng mga hospitals at medical frontliners. In Jesus' name we pray. Amen at amen sa Panginoong Diyos. Palakpakan naman natin ang lahat ng mga gumaling po at gayon din ay palakpakan po natin ang mga hospitals at gayon din ang mga medical frontliners at kami po ay sumasaludo at nagpapasalamat sa inyong walang sawang serbisyong totoo at walang kinikilingan. Sana nga po ano po. At patuloy na ina-appreciate namin pinapasalamatan ang inyong paglingkod. Pero higit sa lahat ay ang ating Panginoong Diyos. Kaya purihin natin ang ating Panginoon at gayon din po ay isama natin sa panalangin po. Ang buong bansang Pilipinas at gayon din po ang lahat ng mga bansa. Ano po? Na lahat ng mga bansa ay makaahon mula sa global pandemic coronavirus disease 19 na ito ay matapos na at sa halip nang magkasakit ay mamatay at mamatay ay mga tao ay ang COVID-19 nang siyang mamatay na. Magwakas na at matapos na nang tayo makabalik sa normal na kalagayan po natin na mapayapa, na maligaya, at gayon din na may enjoy natin ang presence ng Diyos at gayon din ang kapayapaan at katarungan at katwiran at kabanalan ng Diyos na ito. Panalangin din natin na lahat ng bansa ay makaahon mula sa kahirapan, mula sa mga nalugi na mga negosyo. Sama din natin yung mga mahihirap, mga tinatawag na poorest of the poor, the marginalized sa people. Siyempre, gayon din yung mga nasa middle class at lahat. Na lahat ng pamilya, lahat ng mamamayan, lahat ng lungsod, bayan, probinsya, rehiyon, national at buong mundo ay makaalpas mula sa nararanasan natin sa ngayon. Sama na rin natin ang panalangin sa nangyayari na sigalutan dyan sa bandang South China Sea. Nang yan ay pumayapa at makamtan ng Pilipinas, gayon din po ang ibang mga bansa malapit dyan, ang nararapat at karampatan soberenya. At manalangin po tayo ng sabay-sabay. Imagine how it would feel if you could learn to play worship guitar like a...
Yes, Lord, yes, Christ. Mahabag po kayo sa bansang Pilipinas at sa lahat ng bansa. At patuloy, O Diyos, na inyong pagalingin ang buong mundong ito. Naahunin sa iba't ibang klase ng aming nararanasan sa ngayon. At manumbalik, O Diyos, ng normal na kalagayan na mas higit pa. At kami makaahon, makabangon. At patuloy, O Diyos, na pagpalain mo ang bansang ito at lahat ng mga bansa. At maging ang iba't ibang mga pamunuan sa kanilang pamamahala. Nanawa, O Diyos, ay laging ikaw ang siyang salalayan ng kanilang governance na laging sinasaalang-alang ang kapakanan at makabubuti sa pangkalahatan at gayon din ang kapayapaan at katarungan, katwiran at kabanalan mo ang siyang iiral sa buong mundo at sa bawat bansa. At gayon din, ang kalutasan sa nangyayaring sigalutan dyan sa South China Sea, sa inyo namin pinagkakatiwala. Aming Diyos, maraming maraming salamat po. At ikaw ang siyang aming patuloy na laging kapilas namin sa aming buhay, sa araw-araw at sa tuwi-tuwin. Amen at amen sa Panginoon. Ipanalangin din po natin lahat ng mga churches, lahat ng mga religious institutions, at mga workers ng mga ito at mga beneficiaries ng bawat ministeryo, misyon at outreach. At gayon din po ang lahat ng mga church workers, lay leaders, church members and families. Regardless of whatever denominational affiliation we belong, magpanalanginan tayo. At ang church sa kabuuan ay affected din sa kasalukuyang nangyayari na global pandemic, coronavirus disease 19. At sa mga quarantine na ito na pinapatupad. Kaya panalangin po natin ang church. Meron din mga pangailangan. Sabay-sabay tayong manalangin sa Panginoon. Yes, Lord Jesus Christ, patuloy po ninyo na pagpalain ang kabuuan ng inyong katawan, O Diyos, magkakaiba man ng denominasyon,
Pero iisang bautismo, iisang espiritu at isang Diyos na nahayag sa pamagitan mo, Hesukristo, na aming Panginoon at tagapagligtas. Alam po ninyo ang pangailangan ng lahat ng churches, religious institutions, church workers, gayon din ang lahat ng mga members, families at lay leaders, Panginoon. Sa inyo po namin ipinagkakatiwala. Sa pangalan ng Hesukristo, ito po ang aming panalangin. Lahat ay magsabi ng Amen. Amen sa Panginoon. Ngayon po ay atin pong isama sa panalangin. Ako po'y naniniwala na meron po kayong mga personal and family prayer requests. Nang nakakaalam ay kayo po at ang Diyos. And this is indeed the proper time to bring all of these particular family and personal prayer requests unto the awesome presence of the Lord Jesus Christ. At sabay-sabay po tayong mananalangin. Yes, Lord Jesus Christ, maraming salamat po. At inyo pong pinagukulan ng pansin at pinakinggan ang bawat personal at family prayer request namin. Salamat po sa inyong magiging katugunan ayon po sa inyong kalooban. Sa pangalan mo, Jesus. Amen at Amen. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. Dalangin ko'y dinirinig ng Diyos. Dalangin ko'y dinirinig ng Diyos. Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, dalangin ko'y dinirinig ng Diyos. Ang makasama ng Diyos ay tunay. Ang makasama ng Diyos ay tunay. Kung ika'y lalapit,
lalapitan kanya ang makasama ng Diyos ay tunay. Mayroong magandang mangyayari sa'yo kung lalapit ka kay Jesus. Mayroong magandang mangyayari sa'yo kung lalapit kay Jesus. Kung lalapit kay Jesus. Kung lalapit kay Jesus. Purihin natin ang ating Panginoong Diyos. Maniwala tayo na mayroong magandang mangyayari sa iyo, sa akin, sa ating lahat, sa ating mga pamilya, sa ating bansa at gayon din sa buong mundo. Maniwala lamang tayo at maging bahagi sa ikabubuti ng bansa at buong mundo bilang mga ambasadores ng Diyos at bilang mga propeta ng Diyos, bilang mga tagapagsalita ng ating Panginoon. Kaya nga po ang Ride On Ministry at patuloy na nangungumusta sa bawat isa sa atin. Kumusta bang kalagayan ninyo? Meron ba kayong pinagdadaanan na mga problema at kabigatan? Daanan nyo lamang. Nakasama ninyo ang Panginoon. Maniwala kayo, malalagpasan din at maiibsan. At ang lahat ng mga pangailangan natin ay matutugunan sa biyaya at awa ng Diyos. Maraming salamat sa patuloy ninyo na pagsubaybay, pakikinig, at gayon din sa inyong pag-view, gayon din sa inyong pag-like, at gayon din po sa inyong pag-watch sa ating page, at gayon din po sa patuloy ninyo na pag-share sa bawat episode ng Ride On na Ministry sa ibang mga tao, sa mga kakilala ninyo, kaibigan ninyo. Maraming salamat po at kayo po'y patuloy na pagpalain ng Diyos. At gayon po ay atin pong tunghayan ng mga kapatid na kung saan ay atin pong makadaupang palad sa pamagitan ng kanilang mga comments. At gayon din ay purihin natin ang Diyos sa matagumpay na ugnayan na Yugto Summer Youth Assembly 2020. Ito po ay online, ano po? Nang ang Iglesia Metodista sa Pilipinas, League of Independent Filipino Youth, Amplify, puro kahilagang 9 Isiha mula ng Biyernes hanggang kahapon ng gabi ay naging matagumpay po itong online na ito. Purihin ang Diyos sa lahat po ng resource person at sa lahat po ng kinasangkapan ng Diyos, at gayon din po ang organizer ng mga kabataan natin dyan sa 9 Isiha. Kaya palakpakan natin ang Panginoon at matagumpay ang gawain na ito. At gayon din po ang comment mula sa ating kapatid na Reverend Luis Cruz ng Bethany Methodist Church dyan sa Hermosa Bataan. Good morning, Bishop Lito Tangonan and family. More blessings, Ride On Ministry. Yes, thank you very much. God bless Cruz family and your ministry. At gayon din po mula kapatid na Ricardo Latawa ng ating tapman. Ang kanyang comment ay good morning po, Bishop Lito. Praise the Lord. Yes, maraming salamat. Likewise, God bless Latawan family and your ministry dyan sa
Maribelos sa Bataan, at gayon din po Reverend Luis Cruz is watching. Thank you very much. Kapatid na Judy La Cruz ng Bethany Methodist Church sa Hermosa, Bataan is watching. Yes, thank you very much. God bless De La Cruz family and your ministry. Gayon din ang kapatid na Carmelita Capuli ng BEPS sa Methodist Church ng BEPS Maribelos Bataan. Ang kanyang sinabi ay Carmelita Capuli is watching. Yes, thank you very much. God bless Capuli family and your ministry out there. At gayon din po ang ating classmate, batch 74, dyan sa Iblan Junior College. Ngayon ay Iblan Christian College dyan po sa San Mateo Isabela, kapatid na LB Bautista. Ang kanyang comment ay amen. Yes, amen sa Panginoon. God bless classmate LB. God bless Bautista family in your ministry. At pakaingat kayo dyan. At gayon din added comment from Sister Joy De La Cruz. Good AM po. Yes, blessed, beautiful morning po, Bishop Lee Tangonan and Ate Jean Tangonan. God bless po. Thank you very much. Same to you po. At God bless De La Cruz family in your family. At gayon din po added comment from Carmelita Capule is watching. Thank you very much at patuloy kayo na pagpalain ng ating Panginoong Diyos. At gayon din po mula kay kapatid na Omeinyang Torres Cruz dyan po sa Bethel Methodist Church, magsaysay din Dinalupihan Bataan, ang kanyang comment. Good morning po. Yes, good morning. God bless Torres Cruz family and your ministry. Gayon din po ang kapatid na Leonie Bautista Articulo ng Diparo United Methodist Church, dyan po sa Diparo, City of Caloocan, Metro Manila. Ang kanyang comment ay, blessed morning po, Bishop Lito. Thank you very much. At God bless sa Bautista Articulo family and your ministry. At gayon din po ang ating tapan na kapatid na Corazon Navarro ng Capitol Methodist Church, dyan po sa City of Balanga, Bataan. Love lifted me. Yes, purihin ang Panginoon. Beautiful hymn. Glory to God. Dapat naki-duet na ho si Ate Jean. Ayaw niya. Tita Cora, ano po? At huwag kang mag-alala. Minsan ay mag-duet kami. Makita niyo naman yung kanyang mukha at hindi lamang yung kamay niya na gumagana, ano po. Pero maraming salamat sa kanya at siya po ang nakahawak dito sa ating technical na gadget na ginagamit. At maraming salamat, Tita Cora, at God bless sa Navarro family and your ministry. Salamat din sa mga laging uploaded na nilalagay mo dyan sa Facebook. At gayon din sa pag-share mo sa bawat episode ng Ride On Ministry. At gayon din sa ating tapan ng kapatid na Leonora Dato dyan po sa Dangkol, Sito Balanga, Bataan, at dyan din sa Capitol Methodist Church. Nang lunsod na yan, ang kanyang comment ay, good morning po, Bishop and Ate Jean. Yes, good morning. Salamat po. God bless Dato family and your ministry. At gayon din po, mula kay kapatid na New Noelle Ruth Senal ng United Methodist Church, dyan po sa bandang Sito Marikina, Metro Manila, ang kanyang comment ay amen. Yes, amen sa Panginoon. Napo Diyos, agtultuloy ang mang tarabay, mang blessing ka, urepay ti pamilya, kinti ministry. At gayon din po mula kay kapatid na Rosalinda Hiner ng Dainet Methodist Church, yan po sa Silang Cavite, is watching. Yes, thank you very much. Good morning po. Yes, watching po. Yes, thank you very much. Good morning din. God bless your family and your ministry. At gayon din po mula kay kapatid na Penina Elad Monte Virgen, ano? Birhen. Ang kanyang comment ay, good morning po, Bishop, and your family. Gayon din po sa inyo. Palagi niyo po akong isama sa panalangin. Penina Montevirgen mula sa Masinloc, Zambales. Ingat po kayo, family. Salamat po. God bless po. Manalangin po tayo. In the mighty name of Jesus Christ, we pray intercede for this particular prayer request of Sister Penina Elad Montevirgen mula dyan sa Masinloc, Zambales. Ang kanyang prayer request para po sa kanya at gayon din sa kanyang buong pamilya. Ano man ang content ng prayer request na yan, Panginoon, na inyo pong pairugan, paunlakan, at patuloy na i-bless ang family nito. In Jesus' name we pray, amen at amen.
God bless sa Ella de Montibergen family and your ministry dyan sa Masinloc, Zambales. At gayon din po mula kay kapatid na Pes Santillan Rodrigo ng Malabon Central United Baptist Church sito Malabon, Metro Manila. Ang kanyang comment ay watching. Maraming maraming salamat po at God bless Santillan Rodrigo family and your ministry. At ingat kayo po lagi dyan. At gayon din po mula kay Reverend Artemio Gandesa dyan po sa United Methodist Church, samang United Methodist Church dyan po sa Vancouver, Canada. Watching, participating from Vancouver. Yes, thank you very much, Pastor. God bless Gandesa family and your ministry out there. And shout out to all of you dyan sa Vancouver, Canada. At gayon din po mula kay Kumaring Jovita Hison. Ano po? Nang Malabon North, United Methodist Church, dyan sa City of Malabon, Metro Manila. Good AM, nakikinig po. Yes, thank you very much at God bless His own family and your ministry. At regards po sa inyong lahat na mga His own family dyan sa City of Malabon. At gayon din po, Hison at gayon din po ang mga Chongson family ng Dampalit United Methodist Church, Dampalit Sito Malabon, Metro Manila. At gayon din po added comment from kapatid Fe Santillan Rodrigo, God's morning everyone. Yan po ay greetings sa bawat isa at purihin natin ang Panginoong Diyos. God bless Santillan Rodrigo family. At gayon din po mula sa ating kapatid at baya sa FB ng aking may bahay from Susan Salanga ng Malabon Central United Methodist Church dyan po sa City of Malabon, Metro Manila. God bless po DS Tangonan. Please pray for me, hindi po maganda pakiramdam ko. Thank you po. Yes, thank you very much. At God bless sa Salanga family and your ministry. At ipapanalangin kita, kapatid na Susan. Aming Ama at aming Diyos, hindi po maganda ang pakiramdam ng kapatid na Susan Salanga. At ngayon po ay aming pong pinakikiusap na inyo pong idampi sa kanya ang inyong kamay o Diyos na makapagpapagaling at makapag-aalis ng anumang pinag-uugatan ng kanyang pakiramdam na hindi maganda. In the mighty name of Jesus Christ, we claim na ipagkaloob mo sa kanya ang malusog at maayos na kalusugan at pangatawan. In Jesus' name we pray, amen and amen sa Panginoon. Shout out all of you sa Langga family. At gayon din po mula sa added comment ng kapatid na Fe Santillan Rodrigo, because God is faithful. Yes, indeed, you can trust Him to always keep His promises. Yes, thank you very much for that wonderful comment. God bless Santillan Rodrigo family. And added comment, thank you Bishop, welcome. God bless you more, your right on ministry. Thank you very much. At gayon din po added comment from Sister Camilita Capule. Good morning po, Bishop. Yes, good morning. Thanks po sa mabiyayang mensahe. Welcome to God be the glory ng buhay. God bless po. God bless din po sa inyo, Capule family. At gayon din po mula kay kapatid na Vilma Dumlaw Agalos dyan sa Kamuning First United Methodist Church dyan sa Kamias, sa Kamuning, Quezon City. Ang may bahay ng ating glorified Reverend Agalos. Thank you, Bishop, for the inspiring message and in your songs, which I enjoyed listening to. I'm blessed. Thank you very much, Tita Vilma. And God bless Dumlaw Agalos family and your ministry. Pakaiingat po tayo. Ano po? At gayon din po mula kay kapatid na Anatolia Apan de la Cruz dyan sa bandang Nueva Ecija is watching. Yes, thank you very much at God bless de la Cruz family. And added comment from her, God bless po Bishop. Yes, thank you. Amen on Jesus' name. Yes, amen sa Panginoon. At gayon din po mula sa ating kapatid na Sid
Bertoliano Aguilera ng Iglesia Ecumenical Unida, yes? At ang kanyang comment ay Jedea Puertoliano, what's this? Yes, thank you very much. At shout out to Jedea Puertoliano, saan ka man naroon ay ikaw ay ingatan at pagpalain ng Diyos at gayon din ang iyong buong pamilya. At thank you very much sa inyong pag-watch. Thank you rin, Sister Sid. And God bless Puertoliano Aguilera family and your ministry. Regards to your family at gayon din kay Reverend Kenneth Aguilera. At gayon din po mula sa ating kapatid na Mitch Beaton dyan sa bandang Brain, ano po? Dyan sa iba yung bansa. Good morning, Bishop, together with your family. Glory to God. Yes, always and always to God be the glory. And good morning sa iyo, Sister Nitz, at God bless Beaton family. And shout out all of you OFWs and lahat kayo dyan. At gayon din po mula kay kapatid na Virginia Balingue. Good day, Bishop. Yes, thank you very much. Likewise sa inyo. Bless us all. Bless my daughter for her trip today. Way home to Isabela. Yes, God bless you, Bishop, and your family. Thank you very much. Manalangin po tayo. In the mighty name of Jesus Christ, we pray, intercede for the prayer request of Sister Virginia Balingue for her daughter. Sapagkat ngayong araw na ito ang kanyang trip from Manila to Isabela, ang iyong pag-iingat at pagliligtas ay gayon na lamang ay maranasan niya at makarating siya na maluwalhati at ligtas. Gayon din po ang lahat ng mga OFWs katulad niya, yan man ay land-based o kayan man ay sea-based. In the mighty name of Jesus Christ, we pray. Amen and amen. God bless Balingue family. Shout out all of you at iparating niyo po ang aking regards sa inyong minamahal na daughter. At again din po mula sa added comment ng ating kapatid na Nitsa Beaton, nice lyric song, Bishop. Thank you very much. To God be the glory. At salamat sa mga nag-compose ng mga inawit natin at mga naglapat ng mga musika. At again din po added comment from Kumare Hobita Chongson Hizan, nakinig po, inspiring message sa mga anak ng Diyos. Ingat din po na family. God bless. Yes, maraming salamat, and may the Lord continue to bless all the inspiring messages of church workers throughout the whole world and all churches. God bless Houston and Chongson families. Gayun din mula kay kapatid na Rachel Quiros Fulong. Yan, mula sa anong lugar ba ito? Dubai? Ang kanyang comment, ang ating Japonesa Rachel Quiros Fulong. Good morning po, Bishop. Yes, good morning. Patuloy po nating ipanalangin na mawala ang pandemic na ito. Praise God po, at gumaling na ang mga members namin na nagkaroon ng COVID-19. Salamat po sa panalangin. God bless your ministry. Palakpakan naman natin ang ating Panginoong Diyos, at gumaling na yung mga members dyan sa church ministry dyan po sa Dubai. Glory to God, at purihin natin ang mga hospitals, mga medical frontliners. In the mighty name of Jesus Christ, we pray, intercede for this particular prayer request of Deaconess Rachel Quiros Fulong for the completion of the stoppage of the global pandemic coronavirus disease 19, not only in the Philippines but throughout the whole world. In Jesus' name we pray. Amen at amen sa ating Panginoong Diyos.
At again din po added comment from Sister Sid Puertoliano Aguilera. Bishop Lito Tangonan, my nephew. Jedi Puertoliano, a COVID patient, is watching you. Thanks for your prayers. God bless. Welcome po. At manalangin po tayo. Ano po? In the mighty name of Jesus Christ, we pray and intercede for this particular prayer request of Sister Sid Puertoliano Aguilera para sa kanyang nephew na si Jedea Puertoliano, a COVID patient, na kahit siya ay COVID patient ay nanonood at nakikinig, Panginoon, ngayon sa Ride On Ministry. Panginoong Diyos, kahabagan mo at pagpalain ang kapatid na ito. At pairugan mo, Panginoong Diyos, ng inyong himala ng pagpapagaling. Maayos at mainam na kalusugan at pangatawan. And may you also bless and mightily use ang mga tumitingin sa kanya na medical frontliners as hospital. In the mighty name of Jesus Christ, we pray and intercede. At gayon din, Panginoong Diyos, pinapanalangin ko rin ang pamilya ng buong Aguilera. Ang kanilang ministry, Panginoon. At gayon din, O Diyos, ang kanilang anak na nandoon sa ibayong bansa ng Amerika na meron din na missionary ministry. May you be with him always, O God, with your protection and guidance, and to provide all the necessary blessing na kailangan niya. Gayun din po ang buong pamilya na ito. Sa pangunguna ni Reverend Kenneth Aguilera at gayun din ang kapatid na Sid Puertoliano Aguilera. In the mighty name of Jesus Christ, we pray. Amen and amen sa Panginoong Diyos. Shout out to you, Jedea Puertoliano. At gayon din sa buong pamilya Aguilera. Kaya maraming salamat po sa bawat comment na inyong ipinaparating at gayon din sa mga magko-comment pa, katulad po ng kapatid na Marina Kaming Petilo diyan sa bandang Cyprus. Ang kanyang comment ay, good morning, Bishop. Amen, amen. Yes, good morning at a million and trillion amen sa ating Panginoon. God bless Kaming Petilo family, and shout out all of you overseas Filipino workers dyan sa Cyprus. At gayon din sa lahat ng bansa, pakiingat po kayo. At gayon din po sila na hindi po nagkaroon ng pagkakataon na kung saan ay magpaabot ng kanilang comment para po sa ating episode 57. Kasama natin ang kapatid na Gabriel De Guzman Jr. ng Malabon North United Methodist Church, Sito Malabon, Metro Manila. At gayon din po ang kapatid na Ronel Andicoy diyan sa bandang Maribela sa Bataan ng ang Iglesia Metodista sa Pilipinas. Ang tanong natin sa kanya ay, nandiyan ka pa ba sa diyan sa ukada sa iyong trabaho? Pakaingat ka. At gayon din mula kay kapatid na Delphina Amgao ng ang Iglesia Metodista ng Luwakan Dinalupihan Bataan. At gayon din po ang kapatid na Pastora Nimpa para sa Bakon dyan sa Limay, Bataan. At gayon din po ang Reverend Abet Beliesa Endon ng God's Heart Mission Methodist Church dyan po sa Halahala, Rizal. At ang Reverend Alexander Bakon dyan sa bandang Lower and Upper Dangkon Methodist Church, yan po sa Sito Balangag, Bataan. At gayon din po ang kapatid na Jehoshaphat Kaming Petilo, yan po sa Luke 4:18 na Methodist Church, Sito Caloocan, Metro Manila.
At gayon din po ang kapatid na Arceli Vicente and family dyan po sa United States of America. Sa kanilang church, the United Methodist Church. At gayon din po ang Reverend Jerry Rabosa dyan po sa San Antonio, Zambales, Central Methodist Church. At gayon din po ang kapatid na Cora Pascual dyan po sa ang Iglesia Methodista ng Luwakan-Luwakan Dinalupihan na Bataan. At gayon din po, comment mula sa ating kapatid na ipinanalangin kanina na si Jidea Puertoliano. Ang kanyang comment ay, thank you Bishop Lido. Welcome, mabuti po ang Diyos. Yes, all the time kapatid na Jidea. Patuloy kang magpagaling at we continue to claim na ikaw ay pinagaling ng ating Panginoon. Huwag kang mawala ng pag-asa. Magpakatatag ka at patuloy na manampalataya sa ating Panginoong Diyos. May awa ang Diyos, sapagkat ang Diyos na ito ay hindi po natutulog, nandyan lagi na nakatingin, nakasubaybay, at gumagawa ng paraan sa lahat ng pagkakataon. Kung kaya't purihin natin ang Diyos, at siyempre, tayo po ay nasa panahon ng General Community Quarantine at gayon din po ang Modified Enhanced Community Quarantine. Kung tayo po ay kasakop sa mga sitwasyon na ganito ay ating pong isaalang-alang yung ating pinakatema sa Pilipinas na Bayanihan to Ilhaswan at gayon din sa mga napakaraming mga patakaran, protocols ay tuntunin na dapat nating isaalang-alang at tayo po ay araw-araw lagi ay maghugas ng kamay gamit ng sabon at gayon din mo mag-disinfect sa mga hinahawakan natin lagi sa loob ng tahanan. At kapag tayo ay lumalabas sa ating bahay at meron po tayong bibilihin na essentials, kailangan po natin mula sa drugstore, sa mga malls, ay magsuot po tayo ng mask at gayon din po na dala natin ang ating ID quarantine pass at isa pang legit na ID at observe po natin yung 1 meter, minimum of 1 meter away, physical or social distancing sa bawat isa. At gayon din kapag tayo bumalik sa ating mga tahanan ay atin pong huwag natin ipasok yung ating tsinelas o sapatos na atin pong ginamit, i-disinfect natin sa labas. Gayon din po ang mga gamit natin na mask at gayon din po ang mga hinawakan natin sa labas na dala-dala po natin at gayon din ang ating mga damit. At siyempre, araw-araw po ay manalagin tayo, magpalakasan tayo at kumain tayo ng mabuti. At yung mga vitamina na kailangan po na pang-booster sa ating immune system. At gayon din po kumain tayo ng maigi. At uminom tayo ng tubig, ano po, sapagkat ang mga yan ay mahalaga po. At gayon din po mula kay kapatid, kasama din natin ang kapatid na Elizar. Elizar Biernes. Biernes. At saan ka man naroon ay God bless you and your family. Thank you very much. At siya po ay kamag-anak ng mga pamilya Domingo, pamilya Sabado. Ano po? At maraming salamat po sa lahat po ng mga nag-likes, nag-comment, nanood at gayon din sa nag-follow sa ating page at gayon din sa inyong patuloy na pag-share ng bawat episode ng Ride On Ministry. And added comment from Teresita Guzman is watching plus Wade. Thank you very much. At gayon din po kay sino po? Sino? Pastor po yung kapatid na Eliezer Biernes. God bless you, Pastor. God bless you, Biernes family, and your ministry. Kaya purihin natin ang ating Panginoong Diyos at ngayon ay tanggapin natin ang napakabiyayang pagpapala ng Diyos, Ama.
ang patuloy na pagliligtas ng ating Panginoong Kristo at ang patuloy na pagkikipisan, tanglaw at paghahari at anointing ng Banal na Espiritu sa ating lahat mula ngayon at magpakailanman. Amen at amen sa ating Panginoong Diyos. At to God be the glory. At ibalik natin ang lahat ng papuri sa ating Panginoong Diyos at i-enjoy po natin ang buong maghapon sa lahat ng gawain natin with a glowing sense of smile, laughter, at gayon din po na tayo po ay dahan-dahan, hinay-hinay, at patuloy po tayo na magpanalanginan at magpalakasan sa isa sa babay at God bless us all more.